Nagre-recording ba ako? Baka hindi. Okay. Kakantahin ko yung jingle nila. Hindi, katuwa lang naman to, ha? Katuwa. So maraming salamat sa sponsors ng Mankin, ha? Alright, meron tayong dalawang sponsors na nagtitiwala sa atin. First up is Seiko, Seiko Wallet. Ang wallet na maswerte. Balat nito ay genuine. International pa ang mga design. Ang wallet na maswerte. Seiko, Seiko Wallet. Yeah! And for our next sponsor, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your windows to I'm your friendly Electrolux man. Yeah! Good day everyone, welcome to this video. Nandito kayo na sa BGC and we are looking at my sticky notes, and we are looking at this very simple, so kung makikita nyo to, slight left going to a very long slight right. Hindi naman slight yun eh. So meron tayong itong kurbada, meron tayong corner dito sa BGC. This is a very simple corner. Dito ko gustong i-discuss sa inyo yung topic for today. Ito yung mga natutunan ko na sana kapulutan nyo ng kapakipakinabang in terms of your riding. Okay. And specifically, public road riding. Whoa, hanaw si kuya. Yes, go for it. Go, champ. Yeah, okay. So we have here, ito yung natutunan ko. Speed and direction. Ayan. Ito yung pinakamahalagang konsepto ng safe cornering on public road. We ride the motorcycle based on our speed and direction. Hindi yung, kalimutan na muna natin yung mga linya-linyahan. Kalimutan na muna natin yung mga apex-apex na yan. Kasi for public road riding, walang silbi yung mga yan. Meron man, pero hindi siya yung pinaka the best in terms of safety. At pag ang public roads ang pinag-usapan, mas nangingibabaw yung safety of others. So yung gagawin natin sa ating motor, kinakailangan masigurado natin na hindi tayo magiging peligro sa ibang motorista at sa ibang taong gumagamit ng public roads. That's why we need to ride the motorcycle based on our speed and direction. Ito, when it comes to speed and direction, ang mahalaga dyan is yung the faster you go into a corner, given the lean angle. Let's say ang lean angle na ginagamit natin is 15 degrees. Okay, 15 degrees. Average lean angle na yun for public roads. Kung kukuhanin ko yung corner na yan, 15 degrees lean angle, and I want to go faster, ang radius ko is mas malaki. So there's a good chance na mag-overshoot ako, or I will run wide into the corner. Kapag naman mabagal ang takbo ko, or binabagalan ko ang takbo ko, my radius will be smaller. So mas papasok ngayon tayo dun sa kurbada. Pagbilis ng speed, paglaki ng radius. Pagbagal ng speed, pagliit ng radius. Let's do this corner ng mga 40 to 50 kph. Okay. I'm on 4th gear, 49, 50. Maintain lang tayo sa 40 to 50. Ang lean angle ko ngayon, mga 12 degrees lang to. I am following this line. If I go faster, see, lumabas ako. Kasi iniiwasan ko to. But, if I wanna go deeper here, I'll just reduce my speed, engine braking, I went deeper into the corner. Okay, isa pa. May isa pa dong curve. May isa pa dong corner. Left corner and then right corner. Okay, nasa 60 tayo ngayon. Fourth gear. I'm approaching this corner. I will approach it faster and I will go faster. See, lumalabas yung linya ko ito. If I slow down, my line is going deeper into the corner.
Nakita niya naman ano, kapag binilisan ko, lumalabas ako sa kurbada. Kapag binagalan ko, pumapasok ako sa kurbada. Now, we can use that, yung konsepto na yon, para baguhin yung linya natin within the corner. Nakita niyo naman yung ginawa ko, di ba? Nung iniwasan ko yung SUV, binilisan ko lang ng konti, maintaining the same lean angle, lumabas yung motor ko. Nung gusto kong pumasok sa kanan, inside of the corner, nag-engine brake lang ako, pumasok yung motor. Again, maintaining yung lean angle. Kasi merong magsasabi dyan na madali lang yan. Baguhin mo lang yung lean angle mo. Which is, tama din naman, di ba? Babaguhin lang natin yung lean angle natin. Same speed, babaguhin mo lang yung lean angle mo, pwede mong baguhin yung linya mo. But the thing here, there's a risk. Okay, nandito sa pangatlo. Ayan, mamaya na natin, lockdown mo natin yung pangalawa. Ang pangatlo is nandito yung nakalagay na, isa ko pa natutunan is, lean equals risk. So halimbawa, let's say, kukuhanin ko yung corner na yon, tumatakbo ako ng 60 kph. Pero gusto kong pumasok sa linya. So ang gagawin ko, hindi ko babaguhin yung speed ko, mas dadagdagan ko yung lean angle. Gagamitin ko na lang yung speed equals radius. Babagalan ko na lang yung speed ko, papasok yung motor ko. Naintindihan ko na maraming riders ang gustong mag-lean ng mas malalim na lean angle. Hindi ko kasi maintindihan dahil ang natutunan ko sa mga motorcycle instructors na nakausap ko at sa mga videos na pinanood ko para matuto ako. And take note, sinabi rin ito sa akin ni Dave Moss. Dave Moss is a racer. He's a champion. He's a winner. And he's the number one motorcycle suspension tuner in the world. So, pwede nating sabihin na alam ni Dave Moss ang kanyang ginagawa sa pagmumuto. Another personality is si Freddie Spencer. Freddie Spencer is a 3-time champion sa GP race, sa GP champion, okay? Freddie Spencer. Si Dave ng Canyon Chasers. At kung sino-sino pang mga motorcycle experts, lahat sila sinasabi nila, lean equals risk. Gamitin lang nating lean angle on the road is yung kinakailangan lang talaga. The very minimum lean angle na kinakailangan for that corner. At sabi nga rin ni Dave Moss, masusurpresa ka daw na if you are going to use the proper riding techniques, marirealize mo na hindi mo naman talaga pala dapat ihiga ng sobrang lalim ang iyong motor sa street riding. That was an eye-opener for me. Alright, so let's close this video by discussing this last one. Ang mahalaga sa pag-corners public roads is this, we make sure that we prepare the bike para maka-corner exit tayo ng maayos, safe and sound. So ang mahalaga sa corner is yung corner exit. Ito ang corner entry. Maintenance throttle tayo. Ito yung mid corner. I can add a little bit. I can remove some of the speed. I can add. Wala pa yung exit. Yun ang exit ko. Yun. Hindi ko pa nakikita. I'm not pointed. I'm now pointed. And I can now go. Alright. Meron tayong kasabayan. Puposisyon ako ngayon dito. I will reduce my speed. Engine brake.
braking, downshift, downshift. I am now maintenance throttle sa corner na to. Yun ang exit ko. Transition to the other corner. May kasabayan tayo. Yun ang exit ko. I'm not pointed yet, so hindi muna ako arangkada. Naka-point na ako sa exit ko. I will accelerate. Anyway, mahirap talaga siyang i-demo ng, kasi mabilis yung mga pangyayari. But I hope you get the logic. Okay. By making sure na minamaster ko yung throttle control and braking skills ko, I can manipulate my speed while cornering so that I can point my bike to the direction I want it to go. So yun yung ibig sabihin ng riding my bike based on speed and direction. Kapag hindi pa ako nakatutok sa exit, hindi pa ako aarangkada. Kasi pag umarangkada ako, radius equals speed, mag-overshoot ako. Ngayon, kung halimbawang masyado akong bumabagal, masyado akong pumapasok sa corner, I can add maintenance throttle para lang ma-maintain ko yung linya sa corner ko. And again, that is in preparation for the corner exit. Yung pinakamahalagang parte ng corner. Ang mai-prepare ko yung motor ko for the corner exit para maayos akong makaka-exit in preparation naman for the next corner. Am I still recording? I am still recording. Okay, let's go. One more lap and then I'll go home. Ride safely, everyone. Have a good day. Maraming salamat sa mga supporters ng Man Cannot Ride, alright? Mabuhay kayo.